So nagkaroon kami ng COVID experience dito sa bahay mismo. To our channel. This is Chai Channel, the channel that promotes love, gender equality, and the beauty of life. Ayan. So, maganda gabi sa inyong lahat. Ngayon ay gabi ng Biyernes. Ayan. So, pasensya na kung may narinig kayong parang si Scratch. Yung si Charles yun naglalaro na sa kanya. Nasa crate na siya. So, yun nga guys. Patulog na ako but I decided or naisipan ko mag-vlog muna bago matulog. Baka makalimutan ko na naman. Pag nakaisip kasi ako ng content, hindi ko na pinapatagal para maibahagi ko na sa inyo. And si Commander nasa kwarto na medyo pagod siya sa work. So yun na nga guys. It's been a while, no? Na minsan once a week na lang kami nakapag-vlog. Dahil sana maintindihan ninyo dahil year and ngayon, school year and at ang dami naming reports na tinatapos. Ganun din naman si Commander. Ang dami niya mga tasks na dapat niyang gawin sa work. So yun na nga guys, from the thumbnail itself and from the title of our vlog, medyo alam niyo na. So since na nag-start kami ni Commander ng aming journey dito sa YouTube ay hindi na kami ganoon ka-private, of course. Ang dami naming sinishare sa inyo. At isa na dito ngayon yung topic natin ngayon. So, paano ko maupisahan? Ayan. So, this is to share to you para may matutunan kayo at the end, no? At kung ano mang madapat ninyong gawin. This is about our COVID-19 journey. Yes. So, nagkaroon kami ng COVID experience dito sa bahay mismo. And it was quite traumatic, but sa awa ng Diyos and sa kanyang guidance, we handled it properly. We handled it calmly, no? So medyo ano lang naman, medyo mild lang naman. So umpisahan natin yung kwento natin mula sa umpisa. So, you're aware na last May, no? Noong May, umuwi kami ng province. Dumalaw kami sa mga magulang ko. And we stayed there for almost 10 days. Okay, 10 days. So, pabalik namin after ng bakasyon namin doon sa probinsya. Of course, Commander yung nagda-drive. So, lagi namang ganun dahil medyo guilty ako sa part na to dahil hindi naman ako marunong magpaneho at sinishare ko naman sa inyo yon, di ba? So, meaning, what do you call this one? In short, si Commander yung lagi nagmamaneho pa uwi at pabalik. And magaling naman siya magmaneho. So, yun na nga guys. Pagbalik namin from the province, medyo okay pa si Commander, no? Medyo okay pa si Commander nung pag-uwi namin galing ng probinsya. Pero usually kasi, pag pabalik kami ng Maynila from the province, from Eastern Samar, pagdating namin ng Bicol, nag-check-in kami para hindi mapagod masyado si Commander kaka-drive. And this time, nung pabalik kami ng Maynila, hindi kami natulog sa Bicol. Sabi ko kay Commander, kung pwede tayong, kung gusto mo, mag-stop tayo para matulog tayo, which is usually naman yun ang ginagawa namin in a regular basis pag umuwi kami. Sabi niya, wag na tayong matulog, wag na tayong mag-check-in, tuloy-tuloy na lang tayo kasi naninilikado kami sa mga hotels, no, sa Bicol. Madalas kasi sa Naga kami nagsistop over. Kasi it's like 24 hours drive from our place, from Eastern Samar to Manila.
So sabi ni Commander, wag na kasi delikado, baka yung mga hotel ginagamit ng mga quarantine facility or may mga COVID cases na mga naka-check-in, wag na tayo matulog sa hotel. So we decided na mag-stopover na lang sa gasoline station or somewhere else sa gilid ng sa medyo safe na lugar at mag-umidlip kahit 2 hours. At ginawa naman namin yon. So hindi kami natulog. So siguro napagod si Commander kasi umalis kami sa probinsya ng Saturday morning, tapos nasa Kabikulan na kami nung gabi ng Saturday night, tapos dire-diretso yung biyahe namin. Siguro natulog lang kami ng 2 hours bandang Quezon Province na at nakarating kami ng Maynila ng Sunday 8 o'clock in the morning. So it's like 23 to 24 hours driving. Si Commander lang yun. Yes, si Commander lang yun kasi hindi naman ako nagmamaneho. And guilty ako sa part na yun. So yun na nga, sa madaling kwento, feeling ko bumaba ang resistensya ni Commander kasi pagod siya at puyat. Bumaba ang kanyang immune system. So dumating kami ng Sunday, pahinga kami ng buong Sunday, no? Umalis kami ng probinsya, ulitin ko ng Saturday, dumating kami ng Sunday morning sa Maynila, and nagpahinga kami the entire Sunday. Then pagdating ng Monday, nag-report na ako sa office. Si Commander naman nag-grounds siya sa ano, sa mga laboratories, kasi yun ang work, aware naman kayo sa work ng partner ko, diba? So nag-ground siya sa mga laboratories, different hospitals kasi hawak naman niya yung mga hospitals. And feeling ko mababa ang kanyang resistensya. And in short, ang aming suspecha doon niya nakuha sa laboratory. I just don't know, okay? So hindi kami sure kung saan niya nakuha. Ako naman, pumapasok ko sa bisina. Tuloy-tuloy yung pasok ko that week, no? Yung sinundan na week after our vacation. After Monday, Monday evening siguro, medyo sinasama na siya ng pakiramdam. So, ay hindi pala, nung Sunday, pumunta pa kami sa Pasig, sa bahay nila, dahil niyaya pa namin yung sister niya, dahil nagatid kami ng pasalubong namin. Then, nag-lunch out pa kami, no? Nag-samyupsal pa kami nung Sunday. Pero medyo sinisipon-sipon na si Commander at medyo hindi na maganda yung pakiramdam niya. And medyo parang feeling niya may lagnat na siya sa loob. Then the following Monday, yun na nga, nag-grounds pa siya sa mga laboratories. Pero kami ni Commander, hindi kami nakakalimot na magsuot ng mask, magsuot ng face shield. Yung mga health protocols, lagi naman namin ginagawa yan dito sa bahay, may mga pang-spray kami. Ayan. So feeling ko, suspecha ko, mababa ang kanyang immune system that time dahil pagod siya, puyat. Nung Monday, nag-ikot pa siya. So feeling ko doon niya nakuha. No, hindi ako 100% kung doon niya nakuha yon, yung virus. So nilagnat si Commander ng 3 days, sunod-sunod, tapos inuubo na siya. Pero yung ubo niya napaka-mild lang. Yung parang hindi naman yung hindi ka makahinga, no? Parang ubo lang, parang normal na inuubo kapag tag-ulan or pag taglamig, yung ganon. So feeling ko may allergy kasi si Commander may allergy. Pag nakasinghot yan ng alikabok or maglinis yan dito sa bahay or mag-vacuum siya na hindi naka-mask, nagsisipon. So feeling ko sipon lang, pero may lagnat na siya. Hindi pala yung sinasabi sa akin. Latter part lang niya sinabi sa akin na nawalan pala siya ng pang-amoy at panlasa. So dumaan yung Monday, dumaan hanggang Friday. Sige ang lagnat niya, pero kami magkatabi pa rin kami sa kama. Maliit lang naman yung kama namin kasi dito sa condo maliit lang naman yung aming room. Magkasama kami kasi sa room, 'di ba? Syempre magkasama kami sa room. Then nung Linggo na yon, magkatabi pa kami matulog. Then pagdating yata ng Saturday or Sunday, siguro nasuspetsa na siya. Nagpa-swab test siya. No, nagpa-swab test siya.
Then after, nung hindi lumalabas yung kanyang swab test, magkasama pa kami matulog. Ingin Charles. Ayun, so nagugulo yung aso ko. So, sorry, medyo distracted ako. So yun na nga guys, mga sangkay, yun na nga. Pumasok pa ako ng Monday the following week. So pagdating ng Monday, sabi niya sa akin nung hapon, lumabas na pala yung kanyang swab test result. Hindi pa niya sinasabi sa akin. Tapos nung kinusap niya ako nung gabi after ko mag-shower, sabi niya, okay ka lang ba? Wala kang nararamdaman? Wala kang sipon? Wala kang lagnat? Sabi ko, wala. Wala naman akong ibang nararamdaman. Medyo konting may sakit lang ng ulo dahil syempre galing sa work, stress ka. Yun lang ang sabi ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi nag-positive ako sa swab test. Sabi ko, alam mo yung pakiramdam na parang hindi mo alam kung anong gagawin mo, ano ba ang dapat nating gawin, pero kalmado pa rin kami. Sabi ko, okay, pinaplano namin kung ano mga pwede namin gawin. Sabi ko, mga pumasok sa isip ko, paano yung pagbili namin ng pagkain, paano yung mga pagbabasura namin, kasi dito sa condo kanya-kanya, ikaw ang lalabas ng basura. Kung hindi ka magbabasura, matatambakan ka ng basura sa bahay. Yung tubig, paano kami bili ng tubig, yung mga ganun, yung mga essentials namin. And pero nga pala ako na bago kasi kami umuwi ng bago kami umuwi ng summer, naka second dose na ako ng vaccine. So ako sa Sinovac, si Commander hindi pa siya nababakunan kasi he's waiting for the vaccine from the office, initiated ng kanilang office since na mga frontliners sila. Pero wala pa siyang bakuna. Ako, bago kami umuwi ng Bisaya, nagpabakuna na ako. Yun. So, sabi ko, ano kaya mga pwede natin gawin? Yung mga iniisip ko na kung ano ang mga pwede namin gawin dito sa bahay, na pag-iingat, mga ganyan-ganyan. Then, nung sinabi niya sa akin that day na nag-positive siya, nag-text na ako dun sa office, kasi pumasok pa ako ng Monday, di ba? Nung hapon, nag-text na ako, sabi ko, doon sa aming group chat, please tell everybody na I want to tell everybody na na nag-positive yung partner ko. So ibig sabihin ako, like may close contact ako sa may COVID, tapos may close contact ko kayo. So ibig sabihin sa contact tracing, kasama yung mga kasama ko sa office. Although, pag nasa office naman kami, lagi naman kami yung mga nakamask. Hindi naman kami nagtatanggal ng mask, maliban na lang kung kakain kami. Sabi ko, makiramdam na lang kung may kakaibang naramdaman sila or whatsoever. Basta in-inform ko sila sa work. Kasi yun ang una natin dapat gawin. No, kapag nagkaroon tayo ng COVID or na-infect tayo sa virus or nagkaroon tayo ng close contact sa isang tao na may COVID, dapat ipapaalam natin dun sa mga iba pang para maging aware sila at para hindi na kumalat, mag-spread yung virus. So, yun. After that day na nag-positive si Commander, hindi na kami nagtabi matulog. So, dito na ako natulog sa sofa sa receiving area, tapos si Commander lang nasa kwarto. At ang aming ginagawa pag kahit nandito lang kami sa bahay ay naka face mask kami, tapos nauuna siyang kumain. Pag nagluluto ako, nauuna siyang kumain. After niyang kumain, maghuhugas siya ng plato, maghuhugas siya ng kinainan niya, at maghuhugas siya ng place na kinainan niya, pati yung mga utensil, tapos saka siya babalik sa kwarto, tsaka naman ako kakain. So yun yung aming sistema. And by the way, noong nagpa-swab test siya, wala na siyang lagnat. So ang lagnat lang niya, bali tumagal lang ng Monday, Tuesday, Wednesday. So Thursday, Friday, hanggang sa nagpa-swab test siya, wala na siyang lagnat. At meron na lang siyang ubo, no?
Tapos bumili din pala kami ng oximeter ba yun, yung chinecheck yung oxygen. No, kasi kailangan daw yun para sa lungs kung tama yung intake pa rin natin ng oxygen or whatsoever. Di naman ako magaling sa ganun. Basta bumili kami ng mga ganun, lahat ng test, yung BP namin, lagi namin minomonitor. Then, after that, the following day, kinontak na namin yung admin namin dito sa condo, na nag-inform na kami na may positive sa amin dito sa unit namin. Then, in-inform niya yung guard na may in-charge sa amin na guard na siyang magdadala ng food kapag magpapagrab kami. Hindi na kami kinakailan lumabas. Tapos, yung pag may order kaming mineral water, ilalabas lang namin yung galon, itatawag namin sa ano, sila nang bahala. Lahat, basta lahat, hindi kami lumalabas. Tapos, in-inform namin yung barangay. Tapos yung barangay, basta parang ang pagkakaalam ko sa result ng kung saan nagpa-swab test si Commander, sila na yung kumontak yung doktor doon sa barangay na kinabibilangan namin. So, pinuntak kami ng barangay. So, parang ganun. So, ulitin ko, si Commander nagpa-swab test. Tapos, yung laboratory kung saan siya nagpa-swab test, yung doktor doon na in charge, siya yung kumontak dito sa barangay na kinabibilangan namin. At yung barangay ang kumontak sa amin. So, parang ganun ang naging, ano nila, naging channeling ng kanilang, ano, ng kanilang, ng, the protocol, the information. So, kumontak yung barangay dito at daming mga questions kay Commander, ang daming interview on sa telephone, sa tawag. Tapos yung doktor nagsabi na kung ano yung pwede niyang bilhin ng gamot. So ang binili ni Commander na gamot na pinabili sa kanya, Ambroxol para sa kanyang upo. Tapos pinabili siya ng juice, maraming juice, pumili kami ng fruits. Tapos meron siyang vitamin C with zinc na iniinom na go 1000 kahit wala akong nararamdaman. Kung ano ang ginagawa ni Commander, yun din ang ginagawa ko. So every morning nag-aano kami, nagsusuob, sa gabi nagsusuob pa rin kami. It's Vicks Vaporub and asin sa mainit na tubig, tapos nagko-cover ng blanket. So yun yung aming sistema. Then sabi ng barangay kung gusto daw ni Commander pumunta sa isolation facility, no, sa quarantine facility. Si Commander nag-refuse. Sabi ni Commander, dalaw lang naman kami sa condo, sa bahay namin. May dalaw namang room, pwede naman kami mag-separate. Pero hindi talaga ako natutulog sa kabilang room. Natutulog ako dito sa sala. Ang struggle ko lang, nung minsan naririnig ko siya sa kwarto na umuubo. Tapos maya-maya ang bangon niya. Doon ako naawa sa kanya, yung hindi siya pinapatulog ng minsan nung mga first 3 nights, hindi siya pinapatulog, maya-maya ang bangon niya. Pero yun lang, 3 nights lang. After that, wala nang lagnat. Kasi yung lagnat niya noong umpisa, pawala-wala. No? Kakaroon siya ng lagnat sa hapon, tapos nawawala. Tapos sa following day, meron naman. So that is 3 days na ganoon yung kanyang lagnat pa ulit-ulit. So in short, nag-refuse si Commander na magpa-quarantine. Dalhin siya sa facility. Tapos nag-contact tracing siguro sila, siguro from the information coming from my partner, sinabi niya na may kasama sa sabay, which is ako. Tapos ako, tinawagan naman ako ngayon ng barangay na in-interview ako na, sir, kasi may nag-positive kayo sa bahay, ang kasama mo sa bahay nag-positive, kinakailangan kang magpa-swab test. So ako, dinala ako dito sa hindi sila pumunta dito sa condo nagpaalam ako sa kasi wala naman akong nararamdaman, wala naman akong sintomas. Inalaw ako ng guard, nagpaalam ako sa guard na in charge sa amin. Nagpaalam kami sa admin, tapos pumunta ako dito sa may Delpan, dito sa may port area. Doon ako swab test. So, nag-swab test siguro ako ng Wednesday. Then, ito yung second week na ha. Nag-swab test ako ng Wednesday or Thursday. Tapos pagdating ng Friday,
on the second week, pagdating ng Friday, lumabas na sa email ko yung aking result ng swab test. And thank you Lord, nag-negative ako. So, hindi ako tinablan ng COVID. So, si Commander lang ang nagkaroon. Siguro nga hindi pa kasi siya vaccinated. Ako kasi kumpleto na ako ng vaccine bago kami uwi ng Bisaya. Naka first and second dose na kami. Ako noon. So, after noon, nang malaman ko na negative ako, ako na yung lumalabas, bumibili ng mga gamot, yung mga pagkain namin. Ako na yung nagro-grocery kung anong kailangan ni Commander. Tapos, magkasama na kami ni Commander. Nagkakasama na kami dito. Nanonood kami ng TV. Pero hindi pa rin kami sabay kumakain. Hindi lang ako pumapasok sa kwarto. Siyempre, close yung room. At baka naandun lang yung ano, naandun lang yung virus. Siyempre, nakakalat. Pero lagi kami naka-face mask. Naghugas ang kamay at alcohol. Kami ng alcohol lagi. So, hindi ako naging positive. Hindi ako nag-positive sa COVID. Tapos, ang ginawa lang ni Commander, meron lang siyang, may binigay sa kanyang checklist. Minomonitor yung kanyang BP, yung kanyang oxygen, tapos yung mga ininom niyang gamot, kung anong mga nararamdaman niya, chinecheck niya. Siguro mga after less 15 days, or sabihin natin mga 17 days or 18 days, Wala na yung ubo ni Commander. Doon lang siya nagsabi sa akin na nawalan din pala siya ng panlasa at nawalan din pala siya ng pangamoy nung magaling na siya. So yun, tuloy-tuloy na yung kanyang ano, yung kanyang paggaling, and nag-negative na siya. Nag-normal na ulit yung aming sitwasyon dito sa bahay. And yun, nagpapasalamat kami dahil hindi ako nag-positive. Kasi kung ako ang nag-positive, mas delikado dahil hypertensive ako. And di natin alam kung ano yung magiging effect sa akin ng virus kung nag-positive ako. Huwag naman sana. Hindi pa ako, kasi anytime pwede naman tayo kahit vaccinated tayo. Alam natin yan, ng vaccine ay para lang ma-lessen yung severe na epekto ng COVID. Pero hindi ibig sabihin na magkaka-COVID ka pa rin. So awa ng Diyos hanggang ngayon, at okay na kami ni Commander. Siguro mga, kasi nangyari yun siguro mga last week of May hanggang sa second week ng May, ay ng June. So hanggang katapusan ngayon, ano na ay July, ano na ngayon, July 2, ayan. So it's clear na kami, and hindi namin sinabi sa aming family. Although ako, may sinabihan akong kapatid ko, kasi hindi naman pwedeng hindi ko sasabihin. Tapos si Commander, sinabi din niya sa atin niya. Sinabi namin, ako nagsabi sa atin niya, kasi ayoko naman na hindi nila alam, at least yung sister niya alam, dahil kung ano man mangyari kay Commander, ayoko masisi ako ng family niya. At we decided na hindi namin ikwento sa mga parents namin, dahil syempre may mga edad na, lalo na yung nanay tatay ko. Kasi mahal na mahal yan nila si Commander, si Ulysses, mahal na mahal yan ang nanay at tatay ko. So hindi ko sinabi sa kanila. Ganon din naman, pero mas maagang noong magaling na si Yuli, sinabi ng sister niya doon sa parents niya sa US. So ayun, nag-alala pa rin sila although magaling na. Tapos ako parang noong isang araw ko lang sinabi sa nanay at tatay ko. Ayun, nanay ko mangyak-ngyak dahil nalaman niya na kawawa naman daw si Ulysses dahil nagka-COVID. Tapos nag-aalala sila kasi daw ako, hindi talaga ako guys mahilig magkwento sa mga magulang ko pag ako ay may sakit. I better not to tell them. Nagkaroon pa ako ng sakit nung college ako. Nagkaroon ako ng sakit nung kakumpis ako lang sa work noon. Hindi ako nagsasabi sa kanila, no? Hindi ako nagsasabi talaga sa kanila.
pag meron pa, pag after siguro mga 3 months na akong magaling, doon ko sinasabi sa kanila para hindi mag-aalala. Pero ang natutunan ko, kinakailangan talaga pag kayo ay nagkaroon ng COVID, kinakailangan you have to handle it calmly, no? So hindi kayo pwedeng magpanic, dapat alam niyo kung anong mga gawin niyo, dapat kung ano yung mga pag-iingat, kung paano natin gagawin yung ganyan, paano tayo kakain, paano tayo hindi makakahawa. Yun lagi dapat ang iniisip niyo, paano kayo hindi makakahawa, kasi kawawa yung mahahawaan ninyo, lalong lalo yung mga kasalubong niyo na hindi pa naman ng mga vaccinated or yung mga matatanda, di ba? So another thing is magpe-pray, no? Magpe-pray. Lagi kayong tumawag sa taas, i-offer nyo lahat sa taas. Ako sabi ko, Lord, bahala ka na. Nag-iingat naman kami, pero kung ano man ang kapasyahan mo, alam ko naman hindi mo kami pababayaan at lagi mo kaming gagabayan sa kung ano man ang mararanasan namin. So yun lagi yung prayers ko, na sana matapos na ito sa amin na lang ni Commander. Wag nang humawa dun sa pamilya namin at sa iba pang tao. So that is very important na ipag-pray mo na wag nang kumalat. And hindi siya dapat dapat libangin mo yung sarili mo, manood ka ng Netflix, mag Facebook ka, mag TikTok ka, basta libangin mo, magbasa ka ng books, no, makipag-usap ka sa mga kaibigan, and para malibang ka, no, wag mo masyadong iniisip yung sakit. Tapos ako, ang ginagawa ko, pinaka-importante kapag mayroong COVID positive sa bahay ninyo, lagi mo siyang kumustahin, kumusta ka? Kasi ako lagi yung sinasabi ko, Commander, every time na lalabas siya ng kwarto, kumusta ka? Okay ka ba? Anong pakiramdam mo? Gusto mo bang kumain? Tapos tinitext ko pa siya, anong gusto mong kainin? Anong lulutuin ko? Anong gusto mo? Ganun lagi kami. Importante kasi na ipadama mo na ipadama mo sa kanya na nandiyan ka lang, no? Kahit although takot ka na mahawaan kanya, ipakita mo na okay lang, basta gumaling ka, lahat gagawin ko. Laging ganun ang ipapaano nyo. Kasi kung itong mga may sakit na COVID, ipaparamdam pa natin sa kanila na natatakot tayo, nandidiri tayo sa kanila. Di ba magdadagdag kasi yan ng trauma sa kanila. So yun lang guys, shinare ko lang ito dahil ayoko naman na maitinatago sa inyo, no, dahil public naman na yung buhay namin dahil sa pag-YouTube ko, no. Although si Commander hindi sanay sa ganito, nagpaalam naman ako sa kanya. Sabi ko, pwede ko na bang ikwento yung ating COVID journey sa ating vlog? Pumayag naman siya. Hindi ko lang siya isinama dahil inaantok na siya at gusto na niyang matulog. So yun lang guys, sana may mga natutunan kayo dito sa ating latest na vlog. We are okay, and thank you Lord, thank you Nuestro Padre Jesus Nazareno, no? Salamat sa lahat, sa lahat ng mga tumulong sa amin. Salamat sa mga kaibigan ko na mga nag-pray, na lagi kong sinasabihan yung mga iba kong friend, kinikwentuhan ko. Pero hindi lahat ng friend ko kinikwentuhan ko. Kinikwentuhan ko na sila nung mga after 2 weeks na magaling na si Commander. And doong nag-negative na ako, ayun. So, salamat guys sa pagkikinig sa ating vlog, and lagi tayong mag-iingat at lagi tayong magdarasal. Huwag tayong pakampante dahil vaccinated na tayo, hindi na tayo mahawa pa rin tayo. Our life, bumalik na kami sa normal ni Commander. Halos 2 weeks na ako nagpabalik-balik sa school. Tapos ganun din naman si Commander, at nakakagala na ulit kami. And yun. At lahat yun ay utang namin sa taas, no? Na hindi ako nahawa at hindi naging severe yung epekto kay Commander ng COVID. So, pasasaan pa't mawawala din itong problema natin sa ating kapaligiran. Itong pandemic na to. Let us just pray. Ayun guys, if you like this video, just comment down below. Just click your subscribe button, and if you want to keep notified every time we have a new video, just click your notification bell. Yeah. Salamat guys! Please subscribe to our channel and share this video. At
Dito naman yung kaibigan sa side channel na nagsasabing gumawa ka ng tama. Dahil ang gumagawa ng tama ay laging pinagpapala. Bye guys!